humanap ng pagkakakitaan. At then, Rick, yun yung mga day old na loans na yung kumanyaki ang nilalagyan ng magnegosyo sa bakuran. May seeds yan na bunga, di ba? Negosyong agrikultura. I mean, pwedeng dayuhin ang production ng nursery ng kakao. Kasama si Amy Boyko. Ipili ang ating programa kasi doon. Makinig sa mga eksperto. Doktora Corazon Occidental, Engineer Rosendo So, at Doc Sosie De Leon. Agree ako. Magandang araw ako po si Amy Boyko at ito ang Agree Ako Dyan. Ngayong araw, kakaiba ang ating episode dahil nahati po ito sa tatlong parte. Pag-uusapan po natin ang Urban Container Gardening. At mabalad po tayo dahil makakasama po natin ang tinaguriang father of urban container gardening na si Sir Jojo Rome Street from Davao. So ngayon, sa part 1 po, tatalakayin natin ang pagsisimula ni Sir Jojo sa urban container gardening. Sa part 2 naman, tuturuan tayo ni Sir Jojo kung paano magsimula at ano ba ang importansya ng pagkakaroon ng urban container garden. Part 3, ipapakita na sa atin ni Sir Jojo ang kanyang garden at ano ba yung mga dapat tandaan sa pagpapanatili nito? Abangan niyo po yan. Ito ang Agree Ako Dyan. Nagbabalik po ang Agree Ako Dyan. Ngayong araw, ipapakilala ko sa inyo ang tinaguri ang father of urban container gardening. Dito sa ating bansa, siya po ay galing pa sa lugar ng Davao City. Siya po si Sir Jojo Rome. Hello, sir. Hi, Ami. Good morning. Sir, tell us more about urban container gardening. Saka paano ka po na-involved? Okay po, ma'am. Maraming salamat. Ang urban container gardening, isang pamamaraan ng pagtatanim ng sariling pagkain sa sariling bakuran o sa bahay mo lang, no? Tinatawag siyang urban container gardening kasi ginagamit natin yung mga paso-paso, no, yung empty containers galing sa ating mga itatapong basura, no? Kung masegregate mo lang yon, ihati mo yung biodegradable, tapos yung mapakinabangan pa yung mga containers natin pwede natin taniman, no? Yun yung urban container gardening, pero ganun siya kasimple kasi sinadya talagang gawing simple ito para maraming tao na mag-involve dito, no? Magtanim ng sariling pagkain. Kasi way back 2007 sa pag-umpisa ko, talaga namang napakahirap ng sitwasyon namin dito sa Davao City. Kasi newly married kami ng asawa ko, tapos nagre-renta kami. And then, nakita ko ngayon yung kahalagahan ng pagtatanim ng sariling pagkain. Kaya lang ang challenge is, saan ako magtatanim? And then, nagrenta lang kami sa second floor, sa second floor, tapos may sampayan na rooftop sa taas. Sabi ko, pwede kaya ako magtanim dito? Sinubukan ko siya, at saka meron akong knowledge doon sa aking crop science, yung sa plant growth and development. Kaya lang, wala akong pagtamnan, no? Ang nag-trigger talaga sa akin nung bumili ako ng 3 pirasong talong, tapos 20 pesos 'yon, no? Sabi ko ang mahal naman. Tapos nung galing ako sa bukid noon, sabi ko ang talong doon parang tag 3 pesos lang yung isa, eh. Parang mga less than 10 pesos lang yung 3 talong. Pero yun nga, Davao is a mega city, tapos mahal na din yung bilihin kasi pre-nabil pa yun. Naintindihan ko yan, pero sabi ko, kaya pala, maski may trabaho ka dito sa syudad, sumasahod ka, yung pera mo, matanggap mo siya, pero madali siyang lumabas sa bulsa mo kasi kailangan mong mabuhay. Kailangan ka magbayad ng renta ng bahay. Mataas yung cost of living. Yes, yan yung term. The cost of living is so high na yung pera mo, maski gaano kalaki, biglang liliit yun. At saka hindi mo na kontrolado ang buhay mo kasi yun na pera ang paraan para makabili ka, makabayad ka ng mga bitong. Ano ba ang nasa mga, I think almost 70% yung gastos namin para sa pagkain, no? Sabi ko,
agriculture graduate ako, tapos kung sana lang may pagtanan ako para makapagtanim ako ng kahit kunting gulay lang para naman bumaba naman yung parang labas ng pera, yung paggastos namin. Sabi ko, kung nasa second floor man ako, paano ako garden dito, no? Wala. Yun, mayroon akong ganong gusto, kaya lang hindi ko magawa. Pero one day na alala ko yung mama ko nung nasa college pa ko sa agriculture, that time that I was third year high school, sinabi niya, yung nagpraktikom ako, sabi niya, "Jo, pwede ka naman magtanim ng gulay sa sako." Kasi dati daw, nagtanim siya ng gulay, parang sinira ng baboy ng kapitbahay. Parang, inano siya ba? Inararo ng baboy. Oh. Ang ginawa daw niya, nilagay niya sa sako, tapos dahil yung sako, tatayo yung sako eh, medyo mataas na. So parang hindi na nakikita ng baboy yung alugbati niya, doon niya tinanim. Oh. Yun yung sabi niya, pwede ka magtanim. So sinubukan ko. Of course, maski graduate ako ng agriculture, kaya lang dahil bagong idea para sa akin, hindi man tinuro yung magtanim ng gulay sa sako eh, sa College of Agriculture. Pero itong sinubukan kong naalala ko sa mama ko, sabi ko, kung magtanim ako, dapat kung itanim ko yung sure na mabuhay, alugbati o kamote. Para kung itanim ko siya dito sa veranda, tapos ilagay ko sa sako, tapos makita ko ng kapitbahay ko kung anong tinanim ko diyan, magtanong sila, sabi ko itong gulay, tapos namatay na ako, and then malaman nila na graduate ako ng agriculture. Para nakakahiya. Ang feeling ba na graduate ka ng agriculture pero ngayon ikaw yung chine-challenge na magtanim, and then in a new, isang para sa akin bagong estilo, idea. No? Bagong pamamaraan, idea. So, parang hindi din ako graduate ng agriculture. Ang yung level of inconfidence ba? Mataas talaga. At saka may halong hiya ba na nag-agriculture ka pero wala ka namang lupa. Ganun ba? So, doon talaga nag-umpisa yung force ba? Yung parang gusto ko na magtanim. Pero way back doon sa nung pag-graduate ko ng agriculture, na itong na-experience ko sa Davao City is a validation, no? Na-validate ko yung kahit tapos may agriculture course, working student pa din ako, working scholar ako. So for 10 years nagtrabaho ako at nag-aral kasi mahirap yung family namin. Pero nung nag-asawa na ako, iba ang level ng kahirapan. Kasi kung nung estudyante pa ako, na nag-working ako, basta magtrabaho lang ako. Makapag-aral ako. Nung umuwi ako sa bahay, basta mag-aral lang ako, basta andyan lang si mama o yung mga kapatid ko na tutulong sa akin, pwede ako mabuhay. Pero nung nag-asawa na ako, may pamilya na ako, iba na yung level ng parang push ba na you have to survive kasi nag-asawa ka na, tapos may ibang yung anak mo, yung asawa mo, at saka yung mga bienan mo, nakakahiya na nag-asawa ka na, hindi mo mabuhay yung pamilya. Of course, may trabaho ako sa NGO, no? Pero hindi sapat sana yon. Nung binata pa ako, wala pa asawa. Pero nag-asawa ko, medyo challenging na talaga. And then doon, panaisipan na kailangan ko magtanim ng sarili kong gulay. So doon yun. Ang very reason na nag-engage ako, nag-try ako ng urban container gardening is dahil gusto ko mag-save. Makapag-save. Savings talaga yung push factor ng pagtatanim ng sariling gulay. And then, yung sinasabi kanina na validated yung kahirapan kasi mahirap kami sa Kagandi Oro,
yung pamilya ko mahirap. Ako lang ang nakapag-graduate, nakagraduate sa amin ng kursong agrikultura. And then, nung nag-volunteer ako sa Bukidnon, nag-join ako ng volunteer program na tinatawag na Year of Service Program ng College of Agriculture sa Ateneo de Cagayan. Doon ako inassign sa Bukidnon. Nakita ko doon, hindi lang pala ako ang mahirap, mas marami para ang mahirap dito sa Bukidnon. Of course, may mga mayayaman sa Bukidnon kasi may mga lupa sila. Pero ang mata ko kasi, mas nakasentro doon sa mga tao na mahirap in a sense na actually, para sa kanila okay lang na magtanim sila, magharvest, mabuhay, okay na. Pero sa akin, mahirap in a sense na hindi nila kontrolado yung sitwasyon. Hindi sa kanila, katulad ng kung magtanim ka ng mais and then magtanim ka ng high-yielding variety na mais, ang seeds doon is somewhere like something like 2,000 pesos per sack ang seedlings, no? Ang seeds. Tapos abunuhan mo pa siya ng synthetic fertilizer na hindi din sa kanila. Tapos pag maka-harvest ka na, marami ang harvest mo kasi high yielding. Kung susundin mo lang yung protocol na tinuro ng mga technician ng companies na yan, agri companies na nagpo-promote ng seeds fertilizers na yan, namumantan siya, medyo mababa yung presyo. Kasi Bukidnon is parang mas marami ang ulan dyan, no? So mahirap ibilad ang mga mais, no? And then, natural, pag mababa ang quality ng harvest mo, yung grain na yan, bababa ang presyo. So, ang nagkapera lang talaga doon is yung mga producer, yung mga supplier ng fertilizer at saka seed. Doon ko nakita na mahirap talaga dahil siguro mga tao doon natanggap na nila na ganun talaga. Pero sa akin kasi, nag-question ako doon, masasabi kong mahirap ang sitwasyon kasi hindi nila kontrolado. Ang term ko doon is parang na-monopolize ang agriculture. So, doon ako na-challenge na kung may pagkakataon na makapag-develop ako ng isang pamamaraan ng agrikultura na maski mag-umpisa lang sa maliitan para ma-discover ko, no? Ma-discover ko yung fertilizers, yung... Kasi mayroon ng organic agriculture noon eh. The challenge of organic agriculture is walang ganun kalaking production ng organic fertilizer na kung mayroon mang organic fertilizer na volume, ganun din ang kaisipan na parang kinokontrol din nila ang buhay ng mga magsasaka, masyado ding mahal. And then, parang mag-away ngayon ang organic agriculture sa synthetic or intensive modern agriculture. Ang nabibiktima dito ang mga farmer kasi ang farmer, ginawa silang parang, sige, testingan mo to, testingan mo yan. Suotin mo yung t-shirt na mayroong naka-imprinta dyan ng mga produkto ng mga agri-companies na yan. Kawawa ang mga... Ginawa silang promotional ba? Bigyan lang ng t-shirt ka doon. Organic man o inorganic, hindi sa akin issue ang organic kasi kayo inorganic. Ang issue dito is yung deliberate attempt to control the lives of farmers. Doon talaga uminit yung ulo ko doon sa Bukidnon. Parang paikot-ikot na lang. Kaya pala mahirap kami sa syudad kasi yung pagkain na kinakain natin sa syudad namin, no, nung time na realize ko ito, kaya pala mahal kasi mataas pa na mahabang proseso pa ang dadaanan bago mabili mo ang produkto na ito. Ibig sabihin, mataas ang mobility or transportation cost. So, lalo ito nagpapahirap sa mga end user, itong consumer sa syudad. So, na-explain ko. Kaya nung nag-asawa ako, nung nagkatira ko dito sa Davao, kasi lumipat ako ng Davao, relocate ako dito sa Davao, kasi taga-Davao yung asawa ko, na-feel ko na naman ang ibang level ng kahirapan. Kaya sabi ko, parang ito na yung sign na talagang itry ko itong gusto kong mangyari na magtanim ng sariling pagkain, sa sarili kong bakuran na kasyang-kasya lang sa amin kung sobra, mas mabuti, mas maganda para pwede ko ding ibenta. Yes, okay. Ganun yun. Pero idea pa lang yun. I need to actualize my idea. Otherwise, para akong nag-constipate ba, hindi makalabas yung hindi ma-realize yung ang sakit nun eh. Kaya mga tao frustrated. Mataas ang frustration level kasi
ano yun, parang may halong kababa. So, trinay ko, nabuhay yung kamote. Nung nabuhay yung kamote, sabi ko, pwede ako magtanim ng pechay. Kasi same naman yung soil eh. Tinaniman ko ng pechay, no? Sabi ko, ay, parang hindi maganda. Sabi ko, nag-review ako sa mga notes ko nung college ko ba? Review ako ng notes. Ano ba yung ideal soil? Pag sinabing ideal, problema na naman kasi kailangan ganito yung aeration, ganito yung ano. Every time na titingin ako sa mga notes ko, lalo akong napag-frustrate kasi hindi available sa paligid ko yung mga sinasabi dyan sa mga materials na kailangan. Mga ano, test paper na kung saan ako pumasa ako dito, basahin ko nga ito. So, at saka, hindi siya convertible. Parang, you cannot necessarily translate your score in the examination doon sa practice mo. Kasi ang reality is really as if you are being dropped in the middle of the forest na hindi mo alam kung anong gawin mo. So, okay. Sabi ko, dyan na kayo mga test paper kayo, kalimutan ko na graduate ako ng agriculture, umpisahan ko ito na as if hindi ako graduate ng agriculture para talaga kasi para akong basong puno. Kasi pag graduate mo ng agriculture, Ateneo de Cagayan, so parang punong-puno yung grabe yung guts ba na dapat ganito. Tapos nag-set ka ng ideals mo, dapat ganito. Tapos kung mapalpa ka, hanap ka ng paraan na para lang kunwari maganda, pero hindi, kinalimutan ko yan. I have to be real. I have to assume na wala akong natutunan. Doon ko na-realize na mas maganda pala na wala kang natutunan sa agriculture kasi parang inihalin tulad ko yung sarili ko na parang isang basong puno na hindi mo na madadagdagan ng tubig kasi puno na siya. Pero pag itapon mo yung tubig na yon, parang you absorb everything like a sponge. Parang, ito pala yun. So, mas marami ka palang matututunan sa realidad. Kaya na-invento ko yung learn to fail, but never fail to learn. Maling sir, sa inyong ang ganda ng kwento sa simula tayo nung nagkaroon ka ng awareness, napunta ka sa bukit noon, and you need to survive, you need to save money, di ba? Kaya natin naisip itong yung UCC or Urban Container Gardening. Sir, UCG, tama ba ako sa UCG. Understanding ko na ang makikinabang sa Urban Container Gardening ay ang mga kasamahan natin mahihirap o ito ay para sa lahat? Para sa lahat, ma'am. Sa akin, walang mahirap sa Pilipinas. Okay. Mahirap lang tayo sa Pilipinas, na-realize ko sa aking urban container gardening, no? Every time I realize something sa technical man, sa social man, sa developmental man, every realization I write it down. I have a book, yung parang journal ng mga realizations ko, pati yung mga technical discoveries ko, yung mga innovations ko sinusulat ko. Sa totoo lang, ma'am, ganito yung paningin ko ngayon. Wala talagang mahirap sa Pilipinas kasi we are so abundant with resources. Naging mahirap lang tayo dahil hindi natin nakikita ang other way of looking at things. Parang hindi natin nahaharness ang mga bagay-bagay na magbigay ng benefit sa atin. Mahilig kasi tayo na parang yung blaming ba, every time na maghirap tayo, parang si ano kasi, ganito kasi, ganyan. Pero naranasan ko ito sa bahay, sino bang ma-blame ko dito na hindi tumubo ang tanim? Sino bang ma-blame? Ako din. Pwede ko bang i-try. So learn to fail and never fail. Pero sabi ko ganito yan. And then once ma-learn ko ito, and then it gives me benefits, and then more and more people are experiencing hardships in life, lalo na sa pagkain. Parang you are being poor, no?
kung mahirap tayo. At saka, ay, hindi nila ma... Hindi ko alam kung deliberate ba ito. Kasi pag... I'm sorry ha, pero ngayon ko lang na-realize na when you are being put in a matrix, in a system that keeps your life busy, you have no luxury of thinking what you can do for your life to improve. Dahil nag-resign na ako noon sa aking trabaho as NGO worker, at saka mayroon akong na-harvest sa bahay, nagiging nakat yung parang malaya, yes, akong mag-isip. Yes, malaya akong mag-isip. At saka, kaya kong mag-isip kasi mayroon akong sariling pagkain. Ang problema kasi, maski gaano kaganda ang idea mo, pero pag gising mo sa umaga, wala kang makakain. Yung anak mo walang makain. Ganito, yung hardships ng life, actually, yun yung nagpapadal. Yun yung nagda-divert ng ating focus doon sa mga magagandang bagay na ginagawa natin. So sabi ko, once I have the benefits, I have to list it down. The harvest, gaano ka, maski gaano kaliit ang kamatis, tinitimbang ko yan, digital weighing scale, para makita ko talaga kung gaano ka dami ang harvest, gaano ka bigat. In terms, I have to measure everything para in one square meter o sa bawat 10 sa paso na pechay, gaano kadami, gaano kabigat ang ma-harvest ko. At saka, tinanggal ko yung idea na magbenta ako kasi yung primary objective ko, growing food, is for my own family. So sabi ko, maski medyo pangit ang pechay ko, pero kinakain ko naman, walang problema yon. Kung ibenta ko ito, of course, hindi ito mabenta. Yung kamatis ko, maliliit, parang 25 centavos lang kalaki. Sabi ko, maliit siya, pero kinakain ko man siya, at saka na-realize ko, mas masarap ang maliliit na kamatis. Tapos, kung malaki naman yung kamatis na in-advertise ng mga companies na dapat ganito kalaki ang kamatis mo, sila yung nagsiset ng standard eh, kasi sila yung may-ari ng mga inputs para lumaki ito. Sabi ko, Bachelor of Science in Common Sense, major in thinking, minor in talking. Bakit mo palakihin ang kamatis? No? Na pagdating sa sangkalan, i-slice mo din. So, container gardening, urban container gardening ay para sa lahat. Pero sir, ito ba para lang sa may maliliit na espasyo? O kasi ang ayon natin dito ay maliit yung space, so may na-maximize natin, gamitan natin ng mga container, ng sako, di ba? Yes, ma'am. Or kung malaki naman yung backyard mo, ay pwede naman. Yeah, as long as you can maintain it, as long as, depende yan sa objective. Kung at first, nasa maliit, naging successful ka sa maliitan, and then nakita mo na gusto mo pa din kumain ng marami at saka kulang na sa family mo, then you can expand horizontally, and then kung kulang talaga, limited talaga yung land space mo, you can expand vertically. Vertically, depende, yes. Depende sa objective mo. Kung objective mo is for family, I'll give you a number. 50 square meter garden will give about, kung punuin mo lang ng tanim yon, will give you savings of about 12,000 pesos a month. Wow. On the cost of food prepared. Savings yan. Hindi mo, ibig sabihin, hindi mo na kailangan gumastos ng worth 12,000 to eat freshly picked vegetables. Yes. Freshly picked vegetables. Opo. Ang sabi nga, urban container gardening can alleviate poverty and food security, di ba? It will, yes. And it gives you freedom. Opo. Maski magmahal pa yung kamatis ng dyan sa mga palengke, maski magmahal pa yan, hindi ka ganun ka-affected. Hindi ka magka-clamor. Hindi ka nagre-reklamo. Kasi you grow what you eat and eat what you grow.
Yes, sir. Isa pang maganda dito sa ating urban container gardening, eh hindi lang ito food security, nakakatulong din ito sa pag-save kay Mother Earth, di ba? Sa ating kalikasan. Kasi we're using recycled materials, tama ba? Yes, ma'am. In a way. Why? Because lahat ng mga ginagamit natin dito, ano siya, ma'am? It's actually before they were waste that gives more value, no? Environmental value to our health. Mas ano siya, ma'am? Mas matatawag nating walang waste actually. These are just misplaced resources. Okay? So as to sa contribution dito sa conservation, preservation, and protection of the environment, mataas siya dahil the families who engage in this kind of activity, growing their own food, growing what they eat, and eating what they grow, using waste before, ginamit siya, na ngayon may mataas na value kasi fresh food yan eh, tapos grown by families, no? Teaching the children, na kaya pala nating mabuhay lang sa sarili nating bakuran, kaya nating makakain na hindi malaki ang gastos. Maraming aspect, ma'am. This is multidimensional. And then, dahil we eat 3 times a day, they found the opportunity to engage in agriculture, attempt to control it, kasi dito talaga ang pinakamalaking demand ng pagkain. Kaya yes, we have to grow everything, we have to fertilize with chemicals para lumaki, isprehan natin ng mga pesticides para talagang ma-harvest mo siya na maganda, at saka mga tao gusto din nila ng makakain ng mamalilinis, magaganda, maski hindi nila alam na mayroon itong mga binumbahan ito ng mga chemicals. Wala silang pakialam diyan. Yes. We cannot blame companies, why are they doing this? Pero kung ang tao magtanim ng sarili nilang pagkain niya, sa isang 50 square meter na pwede ka matalas, may herbs, tapos may gulay sa 10 square meter, no? Nag-innovate ako ng isang unit lang na sa isang 10 square meter, basta may araw lang, pwede makapag-produce. Kaya mag-produce ang isang family ng certain percent of food that they need, no? Like vegetables. Sorry, local vegetables na pwede nilang kainin, no? So, ano? Ibig sabihin, container gardening actually, or home farming actually, cuts our dependency to corporate food. Yung mga pagkain natin na raised or produced by corporations, big companies, na mahal talaga siya in kung mura man siya, pero the environmental cost, no? Yes. Dahil kailangan natin magputol ng napakalawak na gubat, yung forest, para lang mag-grow ng mais para ipakain sa baboy in a form of feeds, no? Tapos dahil ang mga tao gusto lang bumili ng baboy, baka, manok, gusto na meat-based tayo eh. Gusto natin meat, konti lang kumakain ng gulay. Actually, it is the market that sets the demand. Yes. Corporations are just answering our need. Other than that, they profit from our needs. No? So, we cannot blame them. Now, what hindi ko naman sinasabing i-blame natin yung sarili natin kasi hindi natin alam. Pero now na nakita natin ang urban container gardening can be a way to cut our dependency from the food they produce. Our money is no, hindi na nila masak, hindi na nila mahigop yung pera natin na pinaghirapan. Kasi kaya nating magiging independent, no? Sa sarili. Opo. At yan nga yung gusto natin. At kaya po natin tinatakil itong topic na ito. Pero Sir Jojo, kailangan lamang po nating mag-break. At sa aming pagbabalik, ipag-aaralan natin paano ba gawin itong urban container gardening. Sa aming pagbabalik po yan, ito po ang Agree Ako Dyan.